Okay, so muling nagbabalik ang Bold Review with Harriet Velasco. Kasi kakalabas lang ng... Ang tawag doon? Ng Iskandalo Episode 2. So, let's get right into it with the story and the summary. So, last time, we left off... Kumiko ko. We left off with the death of M. Celera, who is played by AJ Raval. So... Bumigti siya. And from the start, may kabubuhan na nangyari kasi yung parang kinakasama ng nanay ni AJ is hinahatak yung bangkay sa na nakabigti. Which is hindi tama. Dapat binaba na lang niya agad kasi kung hinatak niya yun binti, eh talagang masasakal lalo si M. Celera, di ba? So, yun, mali na, kabubuhan na naman. And then we found out na yung NBI dito sa universe na to is called the PBI, Philippine Bureau of Investigation. Di ko alam, baka kasi batas na bawal idawit yung name na NBI sa mga ganito. Pero ba't yung PNP? Iba ba sa PNP sa NBI? Sige po, si Cardon, PNP pa rin yung gamit. Ewan ko. Ayan. Sabi ko nandito ang sexy ni Cindy Miranda. Meron siyang parang picture dito na kung tumingin kahit hindi siya maghubad ang sexy niya lang ya, this is gonna be my ano, my new princess. Ayun, Cindy Miranda, you're so hot, kahit hindi ka na maghubad, okay na. We found out here that si Jay Manalo yung asawa ni Jamil, yung asawa nung character Jamil Obispo, and this episode centers around the suspicion na si Trent Martinez, played by Shandy Guzman, yung suspect sa pagkamatay ni M. Celera. So how did it went through the blame to kay Trent Martinez muna? Well, nung na-observe sa medical legal yung nangyari kay M. Celera, may natagpuan ng carabao grass, hindi extended ang leeg ni M. Walang foaming of the mouth na karaniwan daw nangyari sa nagpakamatay. At meron daw sa signs of struggle kasi may skin particles doon sa kuko. So, if we got a skin particle, ba't di mo nalang pa DNA test? Siguro kasi wala pang persons of interest. So, ayun, pwede nila ipa-DNA test si Shandy Guzman dito. Anyway, so, napuwi dito kay Shan kasi pumunta yung nanay ni M at pinakailaman yung cellphone ng anak niya. Siguro dahil legacy contact yung nanay, kaya na-unlock yung phone. Pero ewan ko, ganun ba yung iPhone? Madali lang i-unlock. At ang huling nakausap ni M bago siya namatay ay si Trent. Trent is may kinakasama, may girlfriend, who is played by Angela Moreno. I think the name is Arabella Uy. And both of them two are matinee idols. And yung case ni M, yung pagkamatay niya, it's getting into the performance, into the head of Trent Martinez. So, Trent Martinez got summoned by the PBI. Can't believe it. At nagkaroon tayo ng flashback paano nagsimula yung relationship ni M. Celera sa ni Trent Martinez, which happened in a bar. So, malaki papel ng mga bar dito. After this found out na nasa shooting si Trent while the so-called crime happened. So, we have established na may foul play sa pagkamatay ni M. Hindi siya nagpakamatay. At malakas ang alibi ni Trent. So, there should be someone else that partakes in this crime. And this has not been taken lightly by the mother of M. Celera, which is pinagsasampal niya si Trent paglabas ng police station. That's, that feelings yun, pero yeah, di nila pwede pahuli yun. We got explanation of due process. Kung si Trent nga yung mastermind, wala silang hand kung sino pwede magturo kay Trent kasi wala silang solid evidence at may alibi si Trent. And we also found out here na sa batas dito, kung ini-inquest ka, kung wala ka daw itago, hindi mo na kailangan ng lawyer. I don't think that's the case. I think kung ini-inquest ka talaga, kailangan mo talaga ng lawyer. Di ba sa Spider-Man, naganap ng lawyer si Peter Parker nung ini-inquest siya. So, there is that notion of inconsistency in this episode.
May feelings at si ano si Pio kay ano kay Cindy. Eh sino mo magkaka-feelings, ang ganda-ganda ni Cindy Miranda. Anyway, they went into a friendly date. Nagkita sila nung ex ata o nung jerk na lalaki, karibal ni Cindy sa PBI who took her case. And yeah, gel na nga, 2022 na, gel pa rin ginagamit sa buhok. Ano mo sa mga, nag-gel ako sa buhok pero yun lang, balaos na ba mag-gel? Okay. Episode ends with binugbog ata si Trent, binugbog si Trent ng mga tauhan ni Jay Manalo. So, I think it is implying si Jay Manalo yung mastermind, but pero sa tingin ko yung tatay-taya ni M yung mastermind, by the way, na hinatak niya yung bangkay ni M dun sa news. And the episode trailer preview showed na may tattoo yung kasama ni M sa sex scandal, which is ano, na import daw sa Vietnam. So taga Vietnam daw yung nagtattoo dun sa ano, so high profile daw. So baka nga si Jay Manalo, baka tatay-taya ni M. Dalawa lang yan. O baka si Ayana. We have yet to see the greatness of Ayana Misola. And yeah. Ang problema ko lang dito, medyo overexposed na ako sa tambalang siyan saka AJ. Na pag nagkakanyuran sila, di na turn on. Ayun. So, next episode, sa preview, may eksena si Angela Morena sa Shishan. Maybe bago na yun. I mean, napalad ko yung Island of Desire. Di ko i-review yun. Mga buwisit kayo. Ayoko i-review yun. Yeah, overall, this episode is progressing. I think in the next 8 weeks, they're just building up sino yung pinaka-suspect sa krimen na to. Baka nga si Jay Manalo pa rin eh. Ayun. So yeah, this is episode 2. I think the title is Secret Boyfriend. Tandaan, since series to, sa dulo ko na ipipresent yung tier list. But, ayun. Let's address the elephant in the room. Island of Desire. No comment. Review 0 out of 5 yun. Visit na pelikula yun. Sinaya ng oras ko. And, ayun. Wala akong links talaga dito sa pelikula na to. I am watching through Viva Max. So, kaya play ko yung movie dito sa channel ko. Sorry na lang. Di pwede. Ayun. Ano ba ang expectation ko sa ano? Alam masyadong ano, clear point yung episode 3 ng Scandalous, sino yung ipa-focus. Baka relationship lang nila Angela sa ni Sean. Baka papa-explain lang bakit pinabugbog ni Jay Manalo si Sean. And we've yet to see Ayana in the scene. But holy hell, ang ganda ni Cindy Miranda. Yeah, that's my review of episode 2 of Scandalous. Thank you for watching. Goodbye.